ika-14 ng Nobyembre, 2018, sa barangay Banga, Meycauayan, Bulacan. Pagkagat pa lamang ng dilim, ay nagpapatrolya na sa kanilang lugar ang mga itinalagang tanod ni Barangay Chairman Marbiunas. Kapi na! Baka mapakansa kayo? Pauwi na po rin po kami. Galing lang po kami sa computer shop. Naka-duty kami noon. Kasama ko yung mga barangay tanod, yung hepe ko, tsaka tatlong barangay tanod. Sa'yo po ba yung video ko dyan? Noon tila magiging maayos naman raw ang pagkipas ng magdamag. Nung una kasi, walang naging problema sa kanilang pagronda. Sige po. Pero sa pagsapit pala ng madaling araw, mag-iiba ang tangko ng sitwasyon sa lugar. Habang nagpapatrolya ang mga tanod, isang kainay na lang kahon ang kanilang namataan. Habang binabaybay nila yung iskinita ng El Soriano Street, nakita nila na ilawan na yung crate. Noon nagpasya na nga ang grupo na usisain ang naturang kahon. Yung crate na yon, yung parang lalagyan ng meat, yung box na yon, naka-plastic siya, naka-sako. Tinignan nila yung sako, binuksan. May isaw. Nung una, iba't ibang uri nga ng laman loob ng baboy ang kanilang nakita. Pero sa patuloy nilang pagsilip, naalarma na sila. Binutasan yung sako, kaya lumabas yung skin. So nung makita yung skin, tinigil na nila yung pagbukas. Tipirin natin kay Kapitan. Kapitan, may nakita kami kahon. Ha? Namin mawari kung... Hindi ko nga masigurado kasi parang may mga balat saka may mga bituka kami nakita. Pagka-report sa akin, agad naman namin binalikan yon. Tapos nung makita ko nga na parang skin, hindi naman namin ginalaw, tumawag ka agad ako sa polisya. Maagap namang rumisponde sa lugar ang grupo ni Police Superintendent Santos Mera Jr. Sa puntong iyon, nakumpirma na nga ang krimeng itinago sa loob ng kahon. Pumunta kami doon sa area, kasama ko yung investigador. And after that, nakita nga namin yung paa na nakalagay doon sa, nakalabas, doon sa mesako. Positive ba? Katipiran laman. Sarge, tumawag ka ng SOCO. Sige, sir. Ilang saglit pa, dumating sa lugar ang PNP Scene of Crime Operations upang iproseso ang crime scene. Ginawa ng SOCO, tinigan namin. So lumabas nga, tao. Sa inisyal na pagsusuri sa bangkay, nakitang ito'y maputi, balingkinitan ang katawan, at may siyang buhok. Dahil sa itsura, mapagkakamalang ito'y bangkay ng isang lalaki. Lalaki, sir, pero may dibdib eh. Diba? Siguro tibo. Pero dahil sa dibdib at sa maselang bahagi ng bangkay, agad ring nakumpirma na ang biktima ay isang babae. Hubot-hubad, isinilid sa sako at pinagkasya pa sa isang maliit na kahon. Sir! Pamaki kuya si Andrea yan! Ang babaeng ito na itatago na lamang natin sa pangalang Rowena, kinilalang biktima bilang ang kanyang pamangkin na si Andrea de Guzman, 20 anyos. Nang mga sandaling iyon, magkahalong galit at paghihinagpis ang nadama ni Aling Rowena. Yun, yung binuksan po nakita ko po siya. Hindi ko nga po, na siya po talaga yun eh. Nakita ko siya sa kanya dito, naiinis po talaga. Tapos po, ano pa po kasi siya. Nakaubad po kasi siya. Galit na galit po talaga. Habang tumatagal, nakakuha kami ng lead na merong araw itong isang kainuman kagabi na nawala at around 9 o'clock. Sinama yata sa Bukavu. Sir, baka pwede mo makatulong sa investigasyon nyo. Nakita ko po yung huling kasama ng biktima. Kilala mo ba? Si Mark po. Dahil sa naturang impormasyon, hinanap ng mga polis itong si John Mark. Pinunta namin si John Mark doon sa tabi ng... katabing barangay din nila, katabing bahay. Kilala mo ba to? Sir, kasama ko lang po yung nakaraan. So yung pinakita namin yung picture na patay, nagulat siya na tulala na. Nakaharap ng inyong ABS-CBN SOCO si John Mark.
ang kanyang kwento sa mga otoridad. Inilahad din niya sa harap ng aming kamera. Magbabalik ang inyong ABS-CBN. Scene of the crime. Operative. Ang masayang inuman na uwi sa mainit na diskusyon. May ba ako, Tol? Kung girlfriend mo? Girlfriend ko to dati. Labo mo, Tol! Ano, di ka na nakausad? Alam mo yung mga ganyang bagay, hindi na dapat pinag-uusapan yan eh. Ang pagtatalo ng dalawang tibo, hindi pwedeng ganyan. Nag-ugat umano sa pag-aagawan sa isang babae. Nabanggit ko lang naman. Pero kahit tanongin mo siya, girlfriend ko yan dati. Diba, Ana? Sa salaysay ni John Mark, dito umano nagsimula ang nangyaring pagpatay sa 20 anyos na si Andrea. Itong jowa mo, sabay pala natin nakarelasyon. Parang inaagaw ko yung girlfriend ng lalaki, yung tomboy. Naku! Pagbanyo na nga lang! Sa gitna ng pagtatalo, bigla umano nga nagpaalam si Jay para magbanyo. Tangin na para mara. Di raw nila inaasahan na sa pagbabalik ni Toya, magaganap na nga ang matubong pag-aharap. Pagbalik ko ni Tatsulok si Jenny, binigyan si Andrea. Andrea! Lahat ng nasa inuman, gulat na gulat sa umunoy ginawa ni Jay. Anong ginawa mo? Andrea! Pagkasaksak mo, parang bali wala lang po sa kanya. Pinatay mo siya, Jay! Talagang di raw nila inakalang sasaksakin ni Jay si Andrea. Pero ang mabigat pa, naging sunod-sunuran daw sila sa mga inihutos nitong si Jay. Pre, kumuha ko yung ano, nang dagot siya ngayon, Pre, dali! Pagpawa po siya ng sako. Kumuha po si LD ng sako. Niligay ko nila sako. Tatlo kami ni Kathleen, kaya ni LD. Si LD po tinali yung sako. Dali, dali, dali! Bukod pa dyan. Kumuha po ng box si LD. Dinuot ko lang yung dalawa ni Kathleen. Niligay ko sa box. Kumuha ko ng kotse ko yung Kathleen. Mula Bukawi, ibininyahiro nila ang bangkay ni Andrea pabalik sa Meycauayan at iniwan sa isang bahagi ng barangay Banga, Meycauayan. Sa naging salaysay na iyon ni John Mark, tuluyan na ngang naging malinaw ang kaso ng pagpaslang sa 20 anyos na si Andrea de Guzman. Sa kasalukuyan, nakapit naman sa Meycauayan Police si Kathleen Brona. Duy, nagkaroon kami ng pagkakataon na kunin ang kanyang panig. Paasang itinanggi ni Kathleen ang pasong iniugnay laban sa kanya. Hindi po. Tinuro lang po talaga ako nung John Mark na yan. Hindi ko po alam kung bakit. Tuyo ka na! Sumama ka na dahil sa amin! Ayon pa kay Kathleen, kasama raw niya ang kanyang pamilya noong mga panahong sinasabi niya naganap ang krimen. Nasa bahay na po ako nung tulog na po kami. Kasama po yung mga kapatid ko. Tapos po, may magpapatunay po na nandun po ako nung oras na yon, yung mga kapitbahay po namin. Samantala, si Aling Rowena, patuloy ang paghingi ng ganap na hustisya. Patuloy kasing nakalalaya ang primary suspect na si Jay De Vera. Kahit magtago ka man sa amin po kasi nila nagtatago daw po eh. Napakahayop po niya. Ginawa po niyang hayop yung pamangkin ko. Sana po mangyari din po sa kanya yun. Isang mensahe naman ang nais niyang iparating sa kanyang mahal na si Andrea. Sa'yo, Dre, kung saan ka man, alam ko masakit yun ang nangyari sa'yo. Pero nandyan na yan, sana maging okay ka dyan, maging masaya ka. Kami din, kahit mahirap tanggapin, unti-unti po, tatanggapin namin. Pero mamimiss ka talaga namin, yung kakulitan mo. Pero sana matahimik yung kaluluwa mo, kahit ganun yung ginawa nila sa'yo. At saka sana tulungan mo kaming makapagbayad talaga yung may gawa sa'yo. Narito ang kwentong krimenga, tampoka ng inyong ABS-CBN, SOCO.